Pero alam mo ba, Miss Cara, nung tinawag sa akin yung challenge dito, pagkain daw talaga eh. Pero hindi ko alam ba't pinahihirapan niyo ako. Ayan na, umpisa na po to dahil nandito na po talaga yung usaping pagkain. Sa fifth round ng kusina battle, pagalingan naman kami sa pagpipiling ng saging. So ang tawag dito ay isang buwig ng saging, saging masaba. Ngayon, ang gagawin natin ay tatanggalin natin na per piling. Yes, kasi nga yung natitinda sa palengke, may piling. Oh, si Kuya Freddy, i-demonstrate sa atin paano magtanggal ng piling. Parang madali lang ang next challenge siya. Ang challenge sa amin ngayon ay makakuha ng 5 piling ng saging. Yes, okay. In 3 minutes. Yung unang makatapos, yun ang panalo. Okay. Ready, go! We're start now! Ah, ganyan lang. Kanina, nung ginagawa ni Kuya Freddy, parang ang dali-dali lang. Ganun, isang piling na yun. Ah, Diyos ko Lord! Pero ngayon... Wala ata akong magagawa. Paano ba? Ayan, no, tatagain mo lang ganyan. Huh? Para ka lang nagsisibak ng kahoy. Natatakot ako eh. Natatanggal yung ano. So, ang hirap din pala pagpipiling, no? Kailangan ba talaga hilaw muna siya bago makuha? Sagutin niyo. Natanggal na eh. Ayun na. Ah! 1 piling! Para ka lang nagsisibak ng kahoy. Ano ba yun? Bakit ganun? Ano ba? Hindi ko alam eh. Counted ba yan? Ata eh. Ganun? Parang ano, hindi nabubuo. Oh! 2 piling! Pangit nung nagagawa ko eh. Kailangan buo daw yung piling. Oh! 3 piling! Ako. Hindi ko alam kung nagagawa ko eh. Ayan! Oh, nakabuo, oh. Diba? Ah, nakabuo ka. Pwes, para sa'yo, Ken, bubuuhin ko yung mundo mo. Ito ang buo! Para oh sa'yo! Gosh, ang ganda! Ang ganda! Oh. Ang pangit ng mga nagagawa ko eh. Finish! Okay, so ngayon titingnan natin kung kanino yung may pinakamagagandang piling. Akin to. Oo, yung hindi ba sa alin yung magaganda yung pagkakagawa ng piling? Ay, ang ganda mo. Grabe, yes. 1. Isa lang? Isa lang ang maganda? Basag lahat? Yung maganda. Okay. Yung maganda. Yung maganda. Yung lang buo na pakapiling. O, ikaw na kaya, kuya. Isa lang. Nanggigigil ako sa'yo. Pausa-pausa ko, ha? Hindi ito maganda? Yan, basag naman yan. Ah, basag din yan. Ah, basag-basag. Okay. Hindi pwede. O, dito. O, yung sa akin. O, tingnan niyo po yung kanya. Walang maganda. Panalo ko! Wala! What? Kuya, may maganda sa akin, wala? Yes! Yes! O, sino yung nanalo sa aming dalawa? So, halos sabay lang kaming natapos ni Baby Boobsy sa pagpipiling. Pero unfortunately, siya lang ang nakagawa ng isang magandang piling. Yes! Para yan kay Ken! Ako lahat, basag. Basag kasi nga, hindi ka concentrate na nagpupukpok. Patingin nga nung nagawa mong maganda. Dapat, ala. Alam mo, ano ka din eh. Para, inutusan mo ko para mabasag din siya. Uy, hindi ba ito maganda? Hindi, ayan o, basag nga o. Ha? Ito, ah, oo nga. So, hindi na siya mabibenta sa palengke ng ganyan. Hindi ito mabibenta sa palengke. Pakano na lang yan, parang pandagdag-dagdag, gano'n. Di ba, kuya? Ito, hindi ba ito maganda?
Maganda, pero pangit nga din. May pinangbang ganyan, 7 piraso? So, yes, ikaw ang nanalo sa pagpipiling ng saging. Naungusan na naman ako ni Boobsy. Ang score, 2-3. At dahil dalawang sunod na challenge agad ang ginawa namin ni Boobsy, ipagluluto naman kami ngayon ng nilagang kalabaw na pinasarap ng saging na saba. Para magkaroon naman kami ulit ng lakas sa last 2 rounds. Ilalagay sa kumukulong tubig ang karne ng kalabaw, sibuyas, paminta at asin. Kumpara sa ibang mga karne, mas matagal palambutin ang carabao meat. Kaya, pinakukuluan ito ng 3 hanggang 4 na oras kapag walang pressure cooker. So, ilalagay na po natin ang ibang ingredient tulad po ng patatas. Unahin po natin to. Kasi ang patatas, matigas. Kailangan po, una po siya lumambot kaysa sa ibang ingredient. At yung mais. Lagyan na po natin siya ng konting patis. Tatakpan po muna natin siya. After 5 minutes, pwede nang ilagay ang iba pang sangkap na mas mabilis lumambot, gaya ng saging, baguio beans, repolyo at petchay. Titimplahan ng patis at saka pakukuluan. Ilang minuto pa, luto na ang ating nilagang kalabaw. Eto na po, luto na po ang nilagang kalabaw. Kain na na! Dahil nagbabawas si Boobsy sa pagkain ng karne, ako na lang muna ang titikim nito. Baby Boobsy, mag-recharge ka na muna dyan. Okay, tikman natin itong nilagang kalabaw. Yung pagkakaluto sa kanya, parang kahawig din ng nilagang baka. Merong mais, merong petchay. Tikman natin yung sabaw. Malasa. Kung hindi sa akin sinabi na nilagang kalabaw to, isipin ko nilagang baka rin siya. Kasi halos pareho rin yung lasa. It's just that mapapansin ninyo, yung kanyang karne ay konting-konti lang talaga yung taba. Konting-konti lang yung taba. Pero ang susi talaga dito, kailangan palambutin ninyo na matagal. Kasi medyo matigas ang karne ng kalabaw.